ginagamit ito? Baka mabasag yan. May pera. Pera ba? Pasensya na po kayo. Gusto ko lang naman po makita kung ano ang laman ng base. Sige, buhos mo sa lupa ang laman kung gusto mo. Ay, hindi naman pala pera. Sedula personal. Ito, may pangalan pa. Juan de la Cruz. Sedula personal? Ano po yun? Ang sedula, ang karaniwan nagpapatunay na nakatira ka sa isang lugar na rehistrado ka, kumbaga, sa lugar na yon. Bakit po may nakasulat na 10 piso dito? Yan ang halaga ng buwis na ipinapataw ng pamahalaan ng Espanya sa mga mamamayan sa Pilipino. Buwis? Tax! Yan, tax ang ibinabayad ng mga tao para mapatakbo ang pamahalaan. Eh bakit po punit-punit ito? Magandang tanong. Malalaman nyo. At malalaman din nyo kung anong kinalaman ni Andres Bonifacio sa mga punit-punit na sedo lang yan. Sa panahon ni Andres Bonifacio, nakita namin ang pang-aabuso ng mga paring Kastila. Talagang lumalala na ang kahirapan ng ating mga ninuno. Pati bigas na kanilang kakainin ay kinukuha na sa kanila. Buenos dias, Padre. Ang sedula mo, Juan? Bakit po, Padre? Nagbabayad naman kami ng puwis namin, pare. ₱20. Kulang to. Atasad ang buwis. Iyon ang sedula na kailangan namin ni Aya. Para pa ng ID. Ginagamit pala iyon ng mga Kastila sa pag-aabuso sa ating mga ninuno. Ang kalayaan ng tao ay katwiran likas na tinataglay ng tao. Gayon din ang pangangatwiran ay likas sa kalayaan. Kung hindi naman mangangatwiran laban sa nagsasamantala, para tayong hayop, nakakalad ka rin ng lubid. Ang hayop ay sinusupil at nilunubiran dahil hindi ito nakakaintindi ng tuwiran. Ang hindi matuwid ay hindi makakaabot sa dakilat magandang layunin. Layunin ng pag-ibig sa tinubuang bayan. Dahil sa mga paghihirap ng ating mga ninuno, nagpasya na si Andres Bonifacio at ang mga katipunero na labanan ng mga Kastila. Aling pag-ibig pa ang higit kaya sa pagkadalisay at pagkadakilat? Gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa, alin pag-ibig pa? Wala na nga. Wala. Pag-ibig pa? Wala na nga. Wala.
pulong ng katipunan ay sinikap ibunyag ng mga praile. Pinaniwalaan lamang sila ng mga opisyal ng pamahalaan nang magkumpisal ang katipunerong si Teodoro Patiño kay Padre Mariano Hill mula paroko ng Tondo. Naghanap si Padre Hill ng problema. Gracias a Dios. Nabuksan ng lihim. Pero bago pa sila makalusog, natuklasan na sila ng mga Kastila. Kaya isa-isa silang pinahuli. Hindi na mili nahuhulihin ng mga Kastila. Babae, lalaki, pati mga bata, hinuli. Malas ni Aya, pati siya napadamay. Tumakbo ako para humingi na tulong. Anong ginagawa dito? Yung kaibigan ko si Aya, hinuli ng mga Kastila, saka po yung iba pang babae sa baba. Sige, samahan mo kami. Dito po. Lakas natin ay nakasalalay sa inyo, mga anak pawis, ang tunay na mga anak ng bayan. Kung handa na kayong lumaban para sa ating kalayaan at kasarinlan, kung handa na kayong ibuwis ang ating buhay para sa ating bayan, inabas ang inyong mga sedula. Itaas ang inyong mga sedula. At sabay-sabay natin punitin. Yan ang mga punit-punit na sedula. Hindi sinatakot ng mga mamamayan ang pagpunit nila sa mga sedula nila. Kahit pa sapitin nila ang kamatayan. Dahil kapag umayaw ka sa iyong sedula, hinahamon mo ang kapangyarihan ng pamahalaan ng Espanya. Ay swerte ka na lang kung ipagbugbog ka lamang o ipabilanggo ka. Napakalupit ng pamahalaan ng Espanya. Kaya't wala nang nagawa ang mga Pilipino, kundi ang maghimagsik. Sedula, ang krus ni Bernardo Carpio, ang bandera ng Katipunan, ang abaniko na ginawa ni Andres Bonifacio, mga simbolo ng kabayanihan. Nagtitiwala ako na matutulungan ninyo ako sa paghanap sa mga nawawalang alaala ng ating kasaysayan. Kasi magsiuwi na muna kayo sa inyo dahil alam kong babalik kayo. Ang dami pa nating aasikasuhin. Kakailanganin nating magsimulang uli sa
sa simula. Sa nakaraang apat na linggo, marami kaming natutunan ni Aya. Nakita namin kung paano itinaguyod ni Andres Bonifacio ang kanyang pamilya. Pagkatapos mamatay ng kanyang ama Athena dahil sa sakit na tuberculosis. Isipin mo naman tayo sa linya mo, Tay. Alam mo si Inay na, Tay. Tay, tay, paano na kami? Tay, tay, tulungan niyo naman tayo sarili niyo, Tay. Tay, huwag mo kami, Tay, papabayaan, Tay. Kaya dapat magpalakas kayo, Tay. Lagi ka nalang nakaiga, eh, Tay. Tay naman, kumain ka na, Tay. Nagtinda siya ng tungkot at abaniko. Ang kabayanihan ay napapakita kahit ang mga batang tulad natin. Alex, pagkakitigay niyo. Alex. Kasunod ay nasaksiyan namin kung papaano tinatag ni Andres Bonifacio sa tulong ni Emilio Jacinto ang katipunan. Nilalayo ang mga intelihenteng tao gaya ni Rizal. Eh, sangayon po ba si Rizal sa himagsikan? Hindi tumututol si Rizal sa paghihimagsik. Kung yun lang ang tanging paraan. Pero nababahala siya sa kakulangan ng paghahanda. Di ba, Kevinio? Kaya ka, Andres, kailangan mamulat ang nakararami sa katotohanan para lalong lumakas ang puwersa. Kasama ka sa pagpapamulat na ito. Patunayan mo ang iyong katapangan, katapatan at kalinisan ng loob. Nakita namin kung paano ang isang lalaki ay tinatanggap bilang kasapi ng katipunan. Sinusumpa akong maging tapat sa katipunan. At pagtatanggol ito hanggang sa huling sandali ng aking buhay. Nalagdaan ko itong panlimpa ng aking dugo. Ka-Andres, nakita rin namin ang pagtitagpo ni Gregorio de Jesus at Andres Bonifacio. Hindi nila akalaan may pulong dito. At ang kanilang kasal sa kagubatan, sa harap ng mga kasapi ng katipunan. Sa parang at bundok! Ikatlo, natutunan din namin na si Andres Bonifacio ay gumamit ng iba't ibang paraan upang imulat ang isip at damdamin ng mga Pilipino. Isa sa mga paraang ito ay kandulang pang-entablado o stage play. Ngayong nasimulan na ni Andres Bonifacio ang himagsikan, sabi ni Lolo, ay nakahanda na kaming pag-aralan kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pagkabayani. Hanggang sa may dugot, ubus.